Hello! Kamusta kayo? PhilSwissEuCan vlog! Ito na naman ako! Medyo madalang-dalang yung ano ko. Medyo slow ako ngayon sa pagbibideo. Kamusta kayo? Sana kung saan man kayo naroroon, okay lang kayo? Ano? Ito ako, okay na okay lang rin. Oh, sana mga okay lang rin kayo dyan. Miss ko nang mag-ano sa inyo kung nakailang araw na rin akong ano eh. Medyo may absent, no? Pero palagi kayong ano sa akin, sa puso ko. Thank you nga pala sa bagong members natin. Welcome sa community. Going to 60 na tayo. Alam niyo naman kung paano nagsimula. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. And then, naging ano na tayo is going to 60. Kaya, welcome! And thank you na sa community kayo. Subscribe to my channel sa YouTube. Napaka ano natin. Pero ang importante, may community tayo sa YouTube. At sana may napapahiwatig din ako sa inyo, no? Anong pag-usapan natin ngayon? Teka nga, ano po nga yung spontaneous topic? Anong gusto nating topic? I-mag-message naman kayo na kung anong ano ninyo, no? Yung propose na topic, halimbawa, para sa ano natin, di ba? So, ay, nako, this lately, ang daming mga nabi-birthday, ang daming, nung few days ago, yung anak kong babae, tapos today, yung anak kong lalaki, pero sinelebrate namin yung birthday ng anak kong lalaki nung the other day, di, ano, no? Tapos ngayon, big celebration, grill party, doon sa may bundok, mamaya pa yung ano mga 8:30 ganun. Kaya ano, tapos there's so many things going on kasi may just festival din kami dito sa Lugano. Kahit may ganun yung mga precautions, pero slowly nagiging live na ang ano ng mga tao, no, yung siyempre, tapos medyo nagiging optimistic na rin yung mga tao. May mga mapapasok na rin tourist, makikita mo na rin sa mga kalsada, sa mga traffic na iba't ibang galing sa iba't ibang bansa. Lalo na within Europe o ibang cities ng Switzerland. Umuulan minsan, tapos ngayon ang init na naman. Ayun. Yung better cord ko na harvest ko, ang dami kong na harvest the other day. At meron pa ako sa fridge. Sinote ko lang sa ano, sa shrimps kanina. And the other day sinote ko sa garlic, onion, tomatoes and ano, olive oil. Garlic. Masarap. Ayun. I feel na ano, enough blood. Maganda daw kasi yun sa blood, di ba? Nire-research ko kung ano yung kinakain ko, ganun. Kaya ayun, very productive talaga. At ano, kumain din ako ng nag-veg din ako ng ano, ng sweet potato leaves, ganon. Ganon, ayun. Nag-ano. Productive na yung balcony. So blessing. It's blessed talaga. May naglalabasa ng mga maliliit na halamang, mga halaman ng halimbawa yung mga ano ng wild spinach, o tomatoes, or avocados.
kasi yung kitchen waste ko, nilalagay ko nga sa compost, sa hinahalo ko ka directly sa mga ano ng tanim, mga pots, no? Kaya binubunot ko na lang kasi masisira yung main na plants na andoon nakatanim, yung mga bulaklak. Gaganda ng bulaklak, ang daming mga buds. Talagang napakaganda. Hindi ko may ano, maanuhan ngayon kasi alam kong magiging against the light at the dark, no? Kaya iyon. Yeah. Pagkatapos ko siguro dito, kukunin ko itong mga maliliit. Since na may festival sa Lugano, ilalagay ko sila sa place, iikot ko sila ng mga half an hour, but then I will keep them in the car for like half an hour. One hour, hindi naman kasi nauulan. Pinakain ko na sila, tapos papagurin ko lang sila. Tapos pupunta ako, manunod ako ng konti ng festival. Kasi yung anak ko hindi umuwi at invited sila sa Film Fest doon sa Locarno. Kasi sila ang sponsor, ang Swiss Post. Na? Kaya yun. Doon siya. Oh, non di ba bayari ha? Bacho ka dire bastone, basta desto. Kaya mamaya pa yun, mga late, uuwi. Pero ako, baka yun ang gagawin ko. O either iikot ko muna ito o magsiswimming kami. Pero iikot ko muna sila. O swimming o pupunta ako ng music festival na doon sa ano, sa Boulevard. Lalo na bukas. Tapos may star na magpi-perform itong coming weekend. So, we'll see kung anong spontaneous na i-decide ko. But, next week, I'm totally off, pero magta-travel. At, oh, sandali na lang, pupunta na rin kaming ano, the whole family will go to the farm and spend some time there. Sabi namin, anong magagawa namin sa farm? Hindi, ginawa na raw nila sa October na raw ang mga October pang harvest ng olives at lahat. Kaya pupunta lang kami doon sa finca at mag-spend ng some time doon sa ano, magandang sunset doon at ano pa, yung mga olive trees and beach. Kaya yun. Na? Yeah. Mga 7 hours drive rin from here. From Lugano. So maganda yung place na yun eh. Maano, malapit na lang sa Toscana. Eh, kaya yun. Kamusta kayo kung saan man kayo naroroon? Ano? Natatawa ko sa napapanood ko ano na lang pinindot-pindot ka sa YouTube. Tapos yung kung mga anong napapanood ko. Naku, Diyos ko po naman. Nakakaano namang ikwento, pero naku naman, Diyos ko talaga. Ano? Tapos yung mga sinisend ng mga bata, mga funny videos, nakakaano na lang minsan. Yun nga ang ano ko, no? Mga PhilSwissEuCan vlog. Pag ano, kahit nasa ano tayo, sa personal, sa social media tayo, maging totoo lang tayo sa sarili natin. Para in case na ma-meet nyo yung person, o as a friend lang yan, o kung ano man, more than, or whatever, it's good na hindi na kayo nag-pretend kung sino mang hindi kayo, no? Be yourself. Na i-ano nyo yung sarili nyo, i-prepare nyo sa, ano, sa pag nag-meeting na kayo, ganun, no?
Diba? Huwag niyong ika-ila yung sarili niyo kung ano man kayo. Kasi minsan ganito lang tayo, tapos pag lumalabas naman tayo, we can make ourselves pretty. O iba tayo sa picture and then sa personal. Mas maganda sa tingin ko, mas maganda pag, I just jumped to this topic, no? Kasi pag may nakikita ako sa ano, nagkakaroon din ako ng sarili kong point of views, no? Sabi kong ganun, some of us, we try hard to look very beautiful in the picture. It's good sometimes to like play with it, but it's good also to be really real, no? Kasi one day makikita ka ng taong yan. I like it also sometimes I experiment, I look at myself like wow. But sometimes naman, you don't need filter. Pag maganda yung pagkaayos mo sa sarili mo at ano. Teddy! Basta! Vieni qua! Le faccio cadere la cosa, eh? Adesso mi alzo e le faccio cadere il bastone. Calma adesso. Arriva dopo la Rachel. Facciamo dopo il snack quando siete bravi. Yun ang sinasabi ko. Advice ko lang, guys. Halimbawa, there's nothing... Kasi pag... nagmahal ka ng tao, it's possible anywhere, it can happen, no? O personal man yan, o social media, lalo na sa time ngayon, no? Pero it's good to present yourself na sometimes, minsan hindi din ganun ang itsura natin, di ba? Ganun din yun sa personal, eh. Minsan we are looking a bit tired or drier than sometimes we are fresher and we are blooming. It's like that lang, pero hindi tayo yung pinipresenta lang natin kung anong kablumingan natin. I think it's more, ano ko lang yun ha, opinion ko lang yun ha. Na okay na rin kung makita ka ng taong yan kahit na sa social media ka, be who you are. Yung hindi kayong nagpipretend na you are not, no? Mas maano pa ngang... mas ma-surprise pa ngayon tao pag nakita kang ganun ka lang sa social media, di ba? But of course, you can present yourself as presentable as you can be, as you want to be, no? Pero yung kahit yung video, kahit ano, fini-filter, lahat fini-filter, tapos pag nakita ka ng tao yan, hindi naman pala ganun. Ang ano, be who you are at kung ano ka, dapat yun ang gustuhin sa'yo. Hindi yung nagpipretend tayo na which we are not, no? Yung mga painggit effect na yan. Minsan nakakaawa ka yung iba, very trying hard, no? Pero, well, may mga weaknesses din tayo. Bawat isa sa atin, may atin ding mga hindi okay sa iba. Pero yung it's good to present yourself as you are. Ganon ang ibig kong sabihin, no? But, maging ano man tayo, maging open-minded o free thinker, yung hindi tayo yung pretend na something that we are not, yun ang importante. Kasi once na magkikita rin kayo ng taong yan, parang magiging dapat, it's more like a gift that you open and then it gets like, wow! Yung hindi na nakaganon na parang nakapack, tapos pag binubuksan na, hindi naman ganon, yung package lang na yun, yung payang sa loob, hindi naman ganon. Parang ganon na nga, no? Parang maganda ang pagkabalot tapos pagbukas eh, hindi naman ganun, no? I'm just like an example, no? It's maganda pag proud tayo sa personality natin kung ano tayo, yung hindi tayo nang gagaya o nang trying hard o just as normal, no? We can be good example na we can also exist just by being normal as possible, as humble as we are, no? Ganon, yung hindi tayo parang yung
ano na yun eh, yung hindi ka naman ganun everyday, di ba? Kaya yung pinipresent mo lang yung parang ganun ka talaga, yung non-stop na ganun ka, eh, it's impossible. Just be who you are, no? Na sometimes you are blooming, or sometimes na hindi mo naman yung nilulus yung sarili mo, pero yung just ano ka lang, pero yung parang nagta-trying hard tayo just to be ano, it's good naman yung nag-e-effort tayo sa sarili natin na maging maganda ang appearance natin, pero yung natural as normal as ano, no, di ba? Yung hindi natin pairalin yung mga filter na yan, na kahit hindi na tayo maka-video kung walang filter, pag nakita mo naman sa personal, hindi naman ganun. Yung parang hindi, ano, kasi may mamakilala kami, na grabe ang labas sa picture, pero pag nakita mo naman, kagaya lang rin namin na nagbibit-bit ng, ano, na mamalengke, nag-ano, na hindi naman, kasi yung ibang mga tao rin, nadadala rin sa yung nakikita nila sa picture, so the bigger is the disappointment, no? Mga ganun, hindi dapat mangyari sa atin yung ganyan. We can present ourselves as beautiful as we can be, yung versatile, yung na, we can be this, we can be that, no? Not in, only continuously you're feeding people because nasa social media ka, ganun ka. Pero in reality, you are not that. You are not yung skin mo, wala nang nakikitang may ano, ganun, no? Kasi inaano mo na lahat, ini-eliminate mo, naka-filter na lahat. This is normal as you are. Advice ko lang yun, ha? Dahil one day, pag naano ng lalaking, you are not that natural, at hindi kayong, as you are, you present yourself, as you presented yourself, it's of course, it's how would you feel also na yung taong kausap mo sa social media na yun eh, palagi na lang ganong cool, pag ganun. Yun naman pala ang katotohanan, eh, hindi naman ganun as you represent ourselves. Diba, disappointment is good to be natural. Really. I have nothing against cosmetics, I have nothing against the filter, or ano, pero yung ibig ko lang sabihin, may ano yan lahat eh, may yung limit, yung hindi totally na pinifilter mo yung sarili mo, yung pag nakita ka na hindi na ganun. Excuse me if I'm repeating myself, pero I just advise ko lang, may nangyari na kasi, nakachat niya itong babae, nagsa social media, nagka-in love, nag-miscalculate itong babae, yung mga pinapakita niya, yung how girly she is, how beautiful she is, it's good to be beautiful. Wow, I advise women to get beautiful, but be normal, no? Yung hindi ka nag-beautiful ka dito, tapos pag nag-ano, it's not as what that guy expected. Kasi yung guy parang naging ano na rin sa kanya, yung parang naging crazy na rin, kasi she's so beautiful when they talk, when they... she's sending pictures, exchanging sila. Tapos itong si lalaki, nung makita niya yung babae, ikaw ba yun, yung palagi kong nakaano? Imagine ba naman, almost 2 years. Kasi distance yung LDR sila eh, na tinatawag. Binugbog niya talaga yung babae. Sabi niya, how could you cheat on me? I don't know how good looking he is, ewan ko kung anong naging ano ng babae sa lalaking yun. But he believes na he is that good looking enough to like that girl, no? So they have, nagkaintindihan sila through social media, nag-chatan sila, nag-come on cam. Tapos hindi naman pala ganun sa totoo si girl dahil gamit pala ng gamit ng filter kahit yung mga pictures niyang inaano niya, okay lang, ako rin yung bago yung mga ano na filter na yan. I experimented with it. But then I have also pictures that is maybe before my kids were born. There's no, ano pa yun eh, there's no like filter. But kung paano ako lumabas sa picture yun na yun.
Pero yung hindi na palagi na lang yun ang ano mo na as you are like a mannequin na ano, lahat na lang ng picture yung in-upload mo, who knows kung ilan ng hundreds of pictures na palagi ka na lang nakaano doon sa pictures na yun, na wala pa lang bahid na stain, na mancha, ng ano pa. Tapos sa personal, hindi ka naman ganun. Diba? Kung ikaw rin mangyari sa'yo yun, ganunin ka ng taong yun. Dapat ipakita mo rin kung ano rin yung other side mo na you. Lahat naman tayo pag naka-business, iba naman ang aura, diba? But then show also na, halimbawa, naka-business, bahay ka, ganun, as just the way you are. Ayan ang advice ko sa inyo, kung ano lang tayo. Dahil not everyday nakadamit bahay lang tayo. Sometimes we also dress up well to present ourselves in the special occasion o kung anong occasion man yan, diba? It's good to be really, huwag paasahin yung tao o papaasahin tayo ng tao na ganun tayo, pero hindi naman ganun, no? Hindi na nag-expect tayo, but it's good to be real, guys. It's good to be real. Ano? Kahit walang nakatingin, magkaroon tayo ng integridad sa sarili natin. Diba? Hindi naman na-expose mo kung paano mo nililinisan yung part mo behind or whatever. Pero, you know, anak naman tayo, may ano naman eh. Kahit yung mga pinakamagandang babae, pinakamagandang lalaki, may mga insecurities din yan sila. Yan din ang anuhin ninyo. Baka sa tingin natin, mas maganda sila, pero we are more than in our personality. Nakakabawi tayo, di ba? But if you feel like, Hoy, basta! Permiente di vete sempre bayare! Venite qua, senza bayare, dopo andiamo fuori. Ganun lang ba, guys, no? Tapos na kasandal ako sa internet, kasi early afternoon akong umuwi. Nakita ko na, ano, nag-uusapan yung yung isang program kasi nanonood ako ng mga ano sa YouTube, sa TV, no? Nagsasalitaan sila pero hindi mo naman makikita kung sila talaga ang ganun talaga ang anyo nila kasi napakaano na talaga eh. It's too much filtered. Hindi mo na maano kung ano na yun, kung manika na may battery na wala ng kaano-ano. Sabi ko, pag nag-meet, tapos pag nag-meet sila, may isa doon, nakagano na, naku, Diyos ko naman, naka-focus na lahat, kulang na lang yung lalabas na yung, it's good naman pag tayo, na may dress naman na parang, it show our cleavage a bit, no, yung feminine, yung hindi naman naka-close tayong ganyan, no, pero minsan, pag na sa picture, it's very, nagkaroon ng disadvantage kasi it shows more than in reality, no? Nako, itong si Manang, itong babae, nakaganoon na, kala mo yung behind niya, dito na sa harap niya, and the whole time nakaganoon siya sa may unan, nakaganoon lahat, ano ba naman kakuto? Tapos ano, yung hindi na ano, yung ano kakuto? May pagganon-ganon pa. Ako rin, may tic rin akong galaw ng ulo pag nagsasalita. Pero yung, bakit ka mag-iiba dahil sa social media ka? No. Be yourself. Diyan ako nagagalit minsan, hey, what do you expect? Social media yan eh. Ginaganyan eh. Even then, kahit sa social media ka, why are you making fool out of yourself? At saka you are making fool out of that person that you are talking, you are communicating with. Kung nagkikilalanan kayo, just be who you are. Kung hindi ka magustuhan, so, take it or leave it, di ba? But don't pretend something na you are not. Yan ang ibig kong sabihin, guys. Medyo malakas ang boses ko kasi para kakong low quality kasi. Alam ko naman pag nagsasalita ako, I'm not that, I'm just, it's just my opinion. Kung anong magiging opinion nyo, mga ka-Roswell blog community ko, I accept that. Pero
ayan talaga ang sasabihin ko sa inyo, na it's good to be real talaga. Siyempre, pag halimbawa pinipresenta rin natin ang self natin, just the way we represent ourselves in a way na proper tayo, okay. Iba naman yung kung kaharap natin yung ano, iba naman yung nagpresent tayo pag halimbawa tayo about our job, introducing ourselves, na ipakita natin na we can be this and we can be that, no? Yung hindi lang na parang finifeed mo na something na you are not. It's good to be refined, it's good to that na marunong tayo mag-adjust ng environment natin, di ba? O kung sa bahay lang tayo, nakapatong yung paa natin ganun, na kung mag-present ka, pag ano mo pa lang yung sarili mo sa iba na sa ganun kang environment, siyempre hindi mo ipapatong yung paa mo doon, no? You know what I mean? Ang ibig kong sabihin na i-adjust natin kung anong appropriate na mga galaw natin na in certain places, no? Diba? Ganun yun eh. Pero at the end of the thing, we must be ourselves, yung ganun. Kasi sayang naman. Mabuti pa nga pag nagiging ano sa tao, diba? Na makita kang, wow, she's ganun ko nakita siya, pero mas maganda pa pala sa personal o parehas lang, di ba? Yung hindi na finifeed lang natin yung what is sparkling. Ang may sinasabi silang what sparks is not always diamond or gold, di ba? But it's good to be ourselves. Ganun lang ang ibig kong sabihin. Itong vlog natin, kung ano lang talagang spontaneous at kung ano lang talagang pinag-uusapan natin. Kasi, guys, mga mahal ko, I care for you, mahal ko kayo, hindi ako dito para mag-ano lang ng kung ano, no? I also respect your opinion, but it's always good to present ourselves in a proper way, that we should not pretend for yung hindi tayo ang pinipresenta natin. It's good to be looking good, of course. Hindi na sinasabi, para maging real, ganito na lang mukha ko. Hindi naman. Ganon. Kasi not everyday is the same. Minsan nakatulog tayo na maganda, naging refresh ang mukha natin, iba ang dating natin, lalo na sa kababaihan o sa mga lalaki rin, no? Minsan kaya stress nila, nagiging ano rin yung mukha nila, pero pag nakatulog sila ng mabuti, they take good care of themselves. They look fresher than maybe a previous day or ganun yun. Hindi yung palagi na lang natin finifeed dahil sa social media tayo yung mga kagandahan. Lahat tayo may anong kagandahan eh. Kasi yung ano dyan, pag yung tao may ano kayong magkikita rin kayo sa personal, even though that's just a platonic friend or magiging more than that pa, it's good to present yourself who you really are. Okay? Just like myself also, I'm talking about myself, kahit ako nagsasalita dito, no? Minsan may time din ako na down, but it doesn't mean na my day, every day is I'm down. My down in a way na may nararamdaman ako minsan. Alam mo naman tayo mga women. Mga kababaihan, ganun din ang mga kalalakihan. Not every day is the same though, mostly of the day. Ano talaga ako, energetic na tao. Gusto ko palaging galaw, may gagawin ako, o may pupuntahan ako. Ganun ako. Ganun, parang tapos may mga responsibilidad din akong dapat gawin. O may yung rarely na umuwi rin dito, nagbibisita yung anak ko, nag-overnight, o ganun, tapos mamamalingke ako, mag-aayos ng mga kailangan. Kailangan ma-ano ko na nasa fridge, pagalimbawang gusto ko rin komportable pag andito sila, yung rarely na napupunta sila dito, ayaw ko namang empty yung ano nila, pag ino-open nila yung shelf na may nakikita rin silang makakain, ganun.
ano rin kasi may mga alaga rin kami o responsibilidad din in a way na kailangan mo rin silang ilabas, kailangan mo rin silang dalhin sa na where you think na maganda ang nature na pwede silang maglakad. They get more together, better, Kira and Teddy, kung pag nasa labas sila. Kung dito lang sila sa loob, na nagigilty ako niyan. Magigilty talaga ako. Kasi, most of the time, nasa anak ko naman sila, eh, lalo na weekend. Yun lang, with exception na kung may iba siyang program, o halimbawa ako rin, ganun, siyang naghahanap ng paraan. Pag may ako rin, nagkasabayan kami, like next week, I will be the days na wala ako dito. Tapos magta-travel na rin kami, magiging close yung bahay dito at doon sa ibaba. Kaya, ganun lang yun, no? Nadalhin din namin sila sa biyahe namin. Ganun. At pagbalik, baka ano, oo, napagod o mas rested. Pero pag nasa vacation ako, hindi talaga nakakapag-rest. Ano talaga, full movement, tapos ano, yung madadala mo na lang ay yung experience na when you were together in vacation, syempre hindi yun kagaya ng kung nasa bahay lang kayo o kung dito lang sa ano, no? Kung saan lang dito. Kaya, ayun, ang ibig kong sabihin, guys, we should enjoy yourself na kung ano tayo, let's make the best of ourselves, no? Kung ano tayo, no? We should be grateful kung ano tayo. Mas nakaka-inspired kung ganun ang mindset natin, na na-accept natin yung sarili natin, na we don't pretend which we are not, no? Let's accept who we are, no? Sometimes fancy tayo, we can adjust ourselves, ganun. Pero yung hindi yung you're feeding your own self, parang inaano rin yung sarili mo. Yung ano rin yung sarili mo, pero yung finifeed mo lang sa ano na yun na yun na lang. Kahit kung saan tayo, we must accept ourselves, no? Na hindi nga lahat ng time ay pare-parehas ang day natin, di ba? Kaya yung ibig kong iparating na we should be proud who we are. And then, hindi lang naman tayo, depende naman sa atin yun eh. We just don't stay in that level. We can, every day, every moment, we can upgrade ourselves o may mga naman natutunan tayo, ganyan, no? Yung hindi naman tayo nakastuck lang doon na we just like this, no? In that level. We can always, sa kapaligiran natin, may mga natutunan tayo. Ganun, no? Kung anong gusto natin, free naman tayo, eh, di ba? Na mag-explore sa buhay na ito. Life is so beautiful, guys. Kaya huwag kayong, ano, pwede lang nating palaguin ang ano natin, personalidad sa sarili nating ano means, sa sarili nating interest, kung anong ano natin. Huwag natong i-down kasi pag medyo dinadown nyo yung sarili nyo na yun lang ang ipapakita nyo dahil that's how people will accept you. Ang taong magmamahalin ka o gugustuhin ka as a friend will accept you for who you are. Huwag kayong mag-present ng something which you are not. Which we are not. Kasi diyan ka pa magiging more insecure. Paano doon nakita niya ako? Ganun ako kaganda. How many times nangyari yan sa akin, guys? So don't pretend for you are not. Pero may nangyari din na wow! Nung makita ko ng personal, a friend, nakausap ko lang sa same interesting site na about our hobby, about our herbs, and yung dati pa akong active sa mga herb
herbal na nakukolect namin sa field kung saan namin nakukuha ng mga herbal, ng mga kung ano-ano. Nung makita ko sa personal, sabi ko, wow! Ano? Male or female? Woman or man? Yung the same interest namin. Ganon. Pero meron dyan na that person is not kung sino ang yung pag-present niya sa sarili niya. Sa mga pictures naman, makakita mo, there are times na may mga special occasion, they look different, there are times na ano lang talaga, yung as casual as possible. And then, when pag nakita mo yung taong yan, hindi ka na maano, kasi parang alam mo na kung ano talaga sila, no? Pero meron talaga na yun lang ka-flashy, ganun lang ka-sparkle. Pag nakita mo naman, hindi naman ganun talaga, no? We should not make a fool out of ourselves. Ganun lang ang sa sinasabi ko. Ako din minsan, I like to wear something rugged but neat. I like to wear sometimes a skirt. It depends kung gaano ka, ano ang, in that moment, kung ano ang... Ganun ako, yung hindi na ganun lang talaga ang ano. Minsan, as I've said, no? Na-mention ko na na palagi akong, hindi ako yung nagsusunod ng moda. Kung ano lang talaga ang I feel na comfy ako, comfortable ako, o I feel na yun ang gusto kong isuot dahil doon ako mas magalaw, no? Ganun. Depende sa pupuntahan o depende sa ano. Gusto ko talaga yung comfortable talaga ako. Ayaw ko yun na may kasabihan na wer sa German na wer schön will muss leiden. Who wants to be beautiful should suffer. No! Hindi ako ano doon ha. Gusto ko yung magandang suot. Tapos, kasi minsan naman may shoes na bago kang binili. The first hour, okay pa. Tapos, nagiging masikip. Hindi mo na kasilanan yun. Nagiging tiring ang shoes, no? Ang ibig ko sabihin. Pero kung alam ko na ang ma-spoil lang ang night ko dahil isnood ko, gano'n na gusto ko lang maging pa-flashy-flashy, tapos hindi naman pala komportable, ay wag na lang, hindi magtatapak na lang ako kung ano na lang isusunod ko na komportable dyan. Diba? Ayun, gano'n lang naman yun, guys. It's good to that, na i-accept din natin ang sarili natin na hindi all the same tayo. Minsan nga gano'n, we look sometimes dry, we look sometimes tired, mas malaki sometimes yung eye bag natin sa ano. Pero yung bukurahin mo na lahat na wala kang eye bag, ako, really, sometimes I have the bigger eye bag than usual. Sometimes wala akong eye bag sa picture ko. Kasi it depends naman. Minsan pag nakatutok ako, masyadong may inaano ako, may mga tinitingnan ako sa monitor na kailangan kong tutukan o mga binabasa ko na kailangan kong gawin sa kung ano mang project na inaano ko sa kinakailangan ko sa service ko o mag-research ako about my kung anong nangyari sa mga alaga namin. O mag-research ako ng random things, no? The longer I'm the monitor na nakatutok, doon ko na ano na yung mata ko na gaano. Pero pag maganda ang tulog ko, medyo short lang ang ano ko, pag ano ko sa monitor, nakikita ko naman ang changement talaga na wala na yung ano ko, ganun. O minsan pag may time ako, nagmamask ako, no? Ng mga natural, ano lang, yung mga cucumber, o yogurt, o coconut thing, oil or something like that, no? Yung mga natural products lang. And then you're looking fresher and better, no? Kaya, not every day, ano, minsan our face looks tired and more, ano, kaya ang gagawin ko, pag tired ang face ko that day at na-obserbahan kong ganun nga, the next day kakain ako ng cucumber, o mag-ilabos ako ng cucumber, o kakain ako ng papaya, kung ano yung thing ko na
o yung mag-ilaw mo sa ako ng honey na may milk, ganun, tapos I let it soak a bit yung face ko, ganun, for 5-10 minutes. Tapos, ano ka ng delicate na ano lang, o cold water, and then I dry it with the cotton, clean cotton towel. Then, mag-ano lang ko ng coconut oil. I don't need much, ano, yung sinasabi ko lang, yung natural oil, coconut oil, na bio, ano man tawag doon. Ganun lang ako, deodorant, ganun, yung sensitive skin, ganun. No, minsan yung gloss ko lang, noon, mahilig talaga ako maglagay ng lashes, then I eliminate that. Kaya, easy lang. 2-5 minutes, I'm set. Pag nakapaligo na ako lahat, pag ganun-ganun ko lang, 2 minutes pa less, or high na pag 5 minutes na ako dyan sa ano. Yeah, but it's always good to, if you take you longer, it's okay. But it's good to be ourselves, you know, guys. Para hindi naman yung ano tayo sa sarili natin na pare-pareho ang look natin. We can always change, but always stay na ikaw yun, na you are yourself, na gusto mo yung nag-ano ka ng ideas, na change siya. Ragazzi, basta. Tayo faccio cadere, il legno, basta. Andiamo dopo, andiamo adesso. Tra poco sono finito qua. Ganun lang tayo, guys. It's good to experiment, no? Pero yung hindi na yun lang ang finifeed mo sa dahil sa social media ka, ganyan na ano pa yun. Ganun naman tayo, no? Pero yung totally na parang ina-abolish mo na yung pagkatao mo dahil gusto mo lang yun. You don't want to be beautiful and every time. Yung mga star lang na yun, nakikita nyo na ano, na ina-admire natin lahat. My God, filter plus makeup, guys. How, imagine yan. Hindi yan sila labas kung mga walang ano. Samantalang tayo, ganun lang. No? Sila yan, may mga nakabuntot dyan doon-doon kung ano, ganun palagi yan. Kahit yung mga buhok nila, hindi nila yan sariling sinusuklay. Lahat ng ano niyan. O tapos plus yung filter, plus kung ano pang hubog ng katawan na wish nila. O may way silang kung paano ipalabas na mataas sila. Pag nakita mo naman sa personal, eh, ganun lang pala kaliit. Parang they're making fool of their fans. Pag gusto ka naman ng tao, kahit ano eh. Basta reasonable lang ang itsura mo, reasonable yung komportamento mo, yung attitude mo, yung character mo. Mahalin ka ng tao, yung hindi yung iba nagiging insecure na pag ano, nung bata-bata pa ako, oh, bakit sila ganun kaganda, bakit sila ganun kaano. Oh my God, I work in a field na nakita ko naman na kahit naka-makeup naman na personal na, hindi naman pala ganun kisa sa mga high kwalidad na picture, ano na yan? Ay, sabi ko, no. Huwag tayong mag-ano na, we are less, dahil yung mga sa picture nakikita natin, mga ganito, mga ganyan. Naku, Diyos ko, it takes a lot of work sa mga nag-re-retouch sa mga picture nila, kahit sa sarili nila. Lahat ng ano na yan, ganyan. Naku, Diyos ko, I don't want to be mean dahil mga babae rin yun. I can name so many things na nakita ko na sa personal. Na yung kahoy, pag nakita mong dry na wood ang sasabihin mo, no? Pero yun ay tao, no? Pag nakita mo sa picture, they're making fool of ourselves na ganun sila kaganda, ganun kaano. Pero in the personal, ano, hindi. Mas marami pang karaniwang tao lang na dihamak pag mas maganda sa kanila dahil hindi ganang na may mga nakabuntot-buntot o mga kung saan na angle nakatayo ready na para i-retouch yung mukha nila ganun, no? So, sa loob ng sasakyan nila. Sila, hindi yan sila sasakay kung hindi nakaano
lalo na pag may mga paparazzi kung kahit saan saan lang, no? Ganun eh. Huwag tayong mag-ano, guys, na which we are not. Okay? Ganun. It's good to be looking good. You know, guys, it's good. Na nagkakaroon tayo ng picture sometimes na napakaganda. Pero yung yun lang ang finifeed mo, na finifeed yung ganun ka lang talaga napakaganda-ganda-ganda na which you are na no longer yourself. It's not, ano na yun. Hindi na talaga maganda. Totoo. Tahan naman tayo, ano eh. Hindi naman lahat tayo eh. Kontenta tayo. May wish naman tayo. Ah, sana hindi naging ganito ang tiyan ko. Oh, sana mas maganon ang dito ko. Oh, sana mas ano. Eh, we have to accept who we are. We should not be pretending na ganun tayo, na hindi naman tayo ganun. Diba? Yun ang mas maano. Dahil ang taong siseryosohin ka, sana, doon sa nakikita niya sa'yo at kung kausap ka, matino ka naman, tapos nakita ka, hindi ka naman ganun, ibang expectation, mabuti pang, ano na, show na all na, put it on the table na. Diba? Hindi naman na parang, ano ka na yung, lahat na lang, inaano mo sa, kung ano, no, na, wala ka nang tinatago sa sarili mo. Hindi naman ganun. Pero what I'm saying is, we should be able to accept ourselves and who we are. Ganun. We should not make fool of ourselves and then yung iba. Diba? Ano lang naman yun eh. You mean lang naman na sometimes eh, ganun lang tayo ka pagod, ganun lang tayo ka ano. Pero may time naman na nag-blooming naman tayo dahil mas naka pahinga tayo, di ba? Ganun lang naman yun, guys. Kaya, let's make the best out of ourselves. Yun ang ano. Pero yung hindi tayo mag-pretend na hindi na which we are not. No? Yun lang ibig kong sabihin. Okay, guys. Sana kung saan man kayo naroroon, mga loves ko, proud ako sa inyo. May mga kagandahan tayong lahat. Kung saan man kayo naroroon, medyo down man, o maligaya, enjoy. Kung maligaya tayo, pag down tayo, get the, yung na-reload natin kagandahan na na-experience natin for the last few days or last few weeks, na sasabihin natin na, yeah, naging maligaya ako that time, ngayon medyo down ako. It will come, you will come up again, di ba? Makakabawi tayo. I mean, not every day is the same. And we should be proud of ourselves and accept for who we are. Pag hindi tayo na-accept ng tao for who we are, problema na nila yun. Dim na natin problema yun. You know? Mabait naman tayo, pero nobody, no one of us is perfect. And we just make the best out of ourselves. Okay? May mga natutunan din tayo sa iba, may natutunan din tayo sa sila sa atin, no? Ganun lang yun. Okay? Nobody in this world is perfect. Kaya, ano, we just make the best out of it. Okay? At maging pairali natin ang pagmamahal, respeto, trust, ayun. Loyal dapat tayo kahit walang nakatingin, guys. Yung iba dyan, baka may inaano, nag-take advantage. Diba? Konti lang naman, hindi naman kalakihan yung inaano ko. Malaki o maliit, guys. Ang hindi magandang gawain ay talagang hindi magandang gawain. What is wrong. Kahit ano pa yung pagkatao natin, ganun lang tayo ka humane o ganun lang tayo ka ano, nagkakamali pa rin tayo, but kailangan din nating i-acknowledge kung mali tayo, i-acknowledge natin kung ano man ang mali natin, kailangan nating panindigan at kailangan din nating mag-sorry. Okay? Kaya nga minsan, na-challenge ako sa mga sinasabi sa akin o pinapakita sa akin. Kasi maraming temptation din, guys, pero hindi tayong yung magiging harsh o magiging ano. Minsan, ako rin, ano,
May pagka-diretso kasi ako minsan, no? At ano, nakakasakit din ang damdamin o ganun. Pero I don't really mean it. Ano, pero ayaw kong, I have my own opinion about things. So, we should be able also to ano, accept other people's opinion, di ba? Ayun. Basta wag lang tayong intentionally na gawa ng kalungkutan ng iba dahil ano, hindi, no? Tapos matuto rin tayo sa mga pagkakamali ng iba dahil I'm sure na may mga natutunan din yung iba sa atin. Hindi lang sa kaanuhan natin, kagalingan, kundi sa mga pagkakamali rin natin, I'm sure. But we should make the best out of this beautiful life. Life is so beautiful. Pag we are grateful, guys, sa life na ito. Kung reklamo lang tayo ng reklamo, walang mangyayari. Yung bad, kailangan natin, let's try to make it better. No, diba? Guys, kaya mahal ko kayo. I love you all. I just want your happiness. Mag-ingat tayo palagi kung saan man tayo naroroon. May mga variant pa rin. May mga kung anumang sakit yan. Hindi lang pandemic. May iba pa rin sakit na kailangan din tayong maging mag-ingat sa mga kalusugan natin, sa mga kinakain natin. What too much is too much. To me, eat everything, but see to it na moderate lahat. Ako ganun, hindi ako yung... Sometimes my body don't ask for meat or don't ask for fish, but I eat what... Hindi ako mapilit sa pagkain. Ganun. Basta pag hindi ko kilala, hindi ko pa natikman, hindi ko pa ma-judge kung anong ano. Basta pag natikman ko, nagustuhan ko. Lucky. Pag hindi, titikman ko, hindi mo naman pwedeng i-force kung hindi mo naman gusto, di ba? Pero swerte na rin tayo at may mga nakakain, meron dyan na wala talagang mapagpipilian. Kaya guys, you know, should be able to thank God for what we have, na blessed pa rin tayo kahit papaano. Blessed na blessed tayo, guys. Maraming napakagandang ano sa mundong itong makapagbigay ng kaligayahan sa atin. Kaya hindi natin kailangang maging salbahe sa iba, sa kapwa, sa sarili natin, ha? Dahil kung salbahe tayo sa kapwa, most of all, salbahe tayo sa sarili natin. Okay? And what God created should be loved. Yun ang ibig. At respetuhin, guys. Okay? Maging grateful tayo sa magandang buhay na ito. Okay? I love you all. Until next, take good care always. Bye-bye, guys.